Ano-ano nga bang dapat niyong dalahin sa inyong board licensure examination for teachers this coming September 24? And ano ang dapat niyong isuot? Doon muna tayo sa pinakang importante. Of course, dalahin mo yung NOA mo and mag-secure ka na rin ng photocopy. And then dalahin mo yung iyong resibo na pinagbayaran mo sa PRC and then yung application stub. Dalahin mo rin yung vaccination card mo and secure also a photocopy. If photocopy nyo yan, pwedeng sa A4 or pwedeng sa short. Bala ka na, hindi naman sila technical dyan. Of course, dala kayo ng dalawang pencils at isang eraser. Regular lang ang eraser ko, yung isang gray and white, yung parang pang elementary. And then, ang daladala ko naman na pencils ay yung malalaki, yung big, kasi mas maganda yung grip niya na ipangsulat. Bahala ka na kung gaano karami ang gusto mong dalahin. Kaya lang, I want to remind you na pagkatapos mong mag-take ng exam, hinihingi ng mga proctors yan kasi parang dinodonate nila sa mga bata. After namin mag-pre-board sa CBRC, binigyan kami ng lapis na walang eraser. But hindi ko siya ginamit kasi mas preferred ko talaga na merong eraser just in case na kinakailangan ko talagang magbura. Well, ang rationale naman nila is para maiwasan mong mag-erase. Kaya lang, there are times na kinakailangan mo talagang magbura, right? So, kailangan pa rin talaga ng eraser. Magdala kayo ng ballpen pero regular lang, parang yung mga Faber-Castell or yung mga Panda. Huwag kayong magdadala ng mga sign pen kasi dumudumi yon kapag sinulat nyo sa Scantron. Hindi ito mandatory pero ini-encourage ko kayo na magdala ng ruler o kaya ng band paper para at least may guide kayo kapag nagsasagot kayo sa Scantron kasi sobrang liliit and nakakalito. Minsan yung number 1 mapupunta sa number 2 and so on. So nakaka-develop pa siya ng anxiety kung tama yung sagot mo and it's just a waste of time. Dala rin kayo ng band paper para mapag-computan nyo kasi ang test paper nyo baliktaran, may sulat, ang hirap mag-compute. Parang ganito lang siya, nakasulat siya sa isang band paper or naka-print out. So, dala kayo ng tubig. Madaming tubig ang dadalahin nyo. And as much as possible, dalahin nyo na lang yung mga bottled water na lang, tapos tatanggalin nyo yung label. Hindi naman lahat, kaya lang kasi may mga very particulars na mga proctors na hindi nagpapapasok ng mga aqua flask or other colored bottle. So, might as well na maging safe na lang din kayo kasi baka mamaya wala kayong ibang water na dala and time na, so papaano ka na nyan, diba? So, be proactive as much as possible. Dala kayo ng madaming energy drinks. Ako may dala-dala akong Pocari Sweat kasi yun yung pang-replenish ng lost energy. Kasi syempre magsasagot ka ng 8 hours, diba? Mauubos talaga, mai-exhaust ka talaga. So kinakailangan, meron kang pamalit dun sa naubos mo na energy. Magdala rin kayo ng gamot, ako kasi very proactive ako. So nagdala ako ng gamot, meron akong gamot para sa sakit ng ulo, para sa sakit ng tiyan, at iba pang gamot. Syempre, diba? Magsasagot ka ng matagal, baka mamaya kung anong mangyari sa'yo. So, para at least ready ka na, whatever may happen. 3 days before kayo mag-take ng examination, lalong-lalo na sa the day ng examination, wag na wag niyong kakalimutan na uminom ng Memory Plus or other memory enhancers. Kasi makakatulong yan sa inyo para hindi manakit yung ulo nyo, tsaka para mas ma-boost yung concentration ninyo. Dala kayo ng long envelope na clear. Kasi ang purpose niyan, dyan nyo ilalagay yung mga pertinent papers nyo, at the same time, yung mga valuable belongings nyo, like yung wallet and other things. So, dyan nyo ilalagay. Na, magdadala kayo ng merienda, morning, and hapon, lalo na kung may major shift ka. Tapos, magdadala kayo ng pagkain sa tanghali. Madaming pagkain na yung dalahin nyo, okay lang naman yan. Kasi alam nyo ba, pag nakalimutan yung bumili ng pagkain, yung mga kasabayan ko, mga seminarista galing Batangas, hindi sila nagtanghalian. Kasi, hindi nila alam eh, kala nila pwedeng lumabas. Hindi sila pinayagan ng proctor lumabas. Kasi pagpasok nyo ng room, yun na yun, lalabas ka na lang yan mag-CR. May mga times pa na pwede ka lang mag-CR sa specific time, for example, break time. So, hindi ka na pwedeng lumabas. Paano ka kakain, 'di ba? Ang hirap kumain or ang hirap mag-take ng examination nang walang laman ng tiyan mo. Huwag niyo rin kalimutan na magdala ng chocolates. May dala-dala akong mga Cloud 9. Actually, yung mga kasamahan ko, yung mga kaibigan ko, binigyan ko rin ng mga Cloud 9. Tapos nilagyan ko pa ng mga encouragement na message. Oh, good luck, blah, 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 LPT soon, ganyan. So, magdadala kayo ng mga chocolates kasi, ano yan eh, di ba yung sugar, pagkain ng brain, pag nauubos na yung energy mo, kinakailangan mo ng sugar. So, dala kayo ng chocolates. Pag-usapin natin yung bag. Kung kaya, may mapag-iiwanan naman kayo, kunwari naka-check-in kayo sa hotel, lalo na yung mga taga-ibang lugar,
iwanan nyo na yung gamit nyo. Kasi, hindi naman yan papapasukin sa loob ng room eh. May mga proctors na nagpapasok, pero paano kung ang matapat sa'yo na proctor, hindi papasukin? So, might as well na wag mo na lang dalahin. Lalo na kung ang laman lang naman ay mga damit o yung ibang belongings mo na hindi naman necessary sa pagtitake ng licensure examination. And wag na rin kayo magdadala ng reviewers, ha? Baka naman mamaya, nandun na sa examination, nagre-review ka pa. Wala na papasok sa isip mo niyan and magkaka-anxiety ka na lang. Now, pag-usapan natin yung damit. Ito yung suot ko. Sorry, wala akong paloob. Ito yung suot ko noon. So, ganyan ang required. Dapat may collar. O kaya naman yung parang polo shirt. Pwede yon. Basta clear. Kung meron mang maliit na design, that's okay. Pero wag naman yung very overwhelming. Tapos sa pants, ang dami sa inyo nagtatanong, pwede daw ba yung skirt? Pwede daw ba yung square pants? Okay? Ang required lang dyan ay black. Bahala ka na kung ano. Basta wag naman mini skirt or skirt. Bawal po yun. Kinakailangan pants. Wag naman din leggings. Ano, be professional naman. So, gawan nyo na ng paraan. Marami pa namang panahon. May 9 days ka pa. Magkano lang naman sa ukay-ukay kung talagang wala, diba? So, basta, wag, kung talagang may doubt kayo, wag nyo nang itanong. Kasi ibig sabihin, hindi pwede. Diba nagtatanong kayo kung pwede bang skirt? Tinatanong mo siya kasi may doubt ka. Kaya ka may doubt kasi hindi pwede. Hindi yun yung normal. Hindi yun ang nire-required. So, dun kayo palagi sa safe. Kasi, pagka pinilit nyo yung gusto nyo, tapos hindi pumayag ang proctor, pinauwi kayo, sayang ang mga preparations nyo, diba? So, might as well stick doon sa kung ano ang requirement. I think may nag-message din sa akin, bawal daw sa kanilang magpantalon kasi parang yun yata yung kanilang belief dun sa kanilang religion. So, I have nothing wrong about that. Pero, hindi ko kasi masasagot kung bawal ba siya o hindi. Siguro, pwedeng mag-message na lang kayo sa PRC. Ako kasi, pag mayroon akong questions, nagme-message ako sa PRC through their email address. So, dun ako nagtatanong kung kailan ang labas ng exam. Dun ako nangungulit. Actually, nag-send din ako sa kanila ng message a while ago. Tinatanong ko kung ano yung preferred na damit para dun sa mga buntis. So, hindi pa sila nagre-reply, pero i-update ko kayo. But for now, ang susundin lang ng mga buntis ay yung color coding. Puti, and then yung pambaba ay black. Okay? Pwede siguro dyan ang mga leggings kasi mas komportable yan sa mga buntis. Pero kung hindi ka naman buntis, huwag ka nang mag-leggings. Okay? So, sa mga buntis na nag-take ng March licensure examination or the previous LETs, pa-comment naman po kung ano yung sinuot nyo para at least guided din yung ating mga LET takers. Okay, isa pa pala na tinatanong nyo palagi, pwede daw bang magdala ng cellphone? Pwede naman magdala ng cellphone, kaya lang hindi nyo naman yan magagamit. Akala ko nga rin dati, during break time, pwede kong kunin yung cellphone at mag, of course, diba, mag-mobile ano ka muna, mobile legends ka muna, or mag-Facebook ka muna, kaya lang hindi pala siya pwede. So, nung binigay namin yung cellphones namin sa proctors nung morning, nakuha na lang namin siya in the afternoon. Okay, last na. Yung para pala dun sa mga annex A, B, C, meron akong kopya niyan dito sa ating bio. Check nyo na lang yung bio ko, yung link dyan. Makikita nyo na siya dun sa aking drive. Again, remind ko kayo, make sure na wala kayong naka-alarm kasi yan yung pagkakamali ko. Ang dami kong alarms. Kaya parang every 30 minutes, tumutunog yung cellphone ko kasi nga nagtuturo ako. So, tanggalin nyo na yung mga alarms and then, siguro 3 days before the examination, i-ano nyo na, condition nyo na yung mind nyo, condition nyo yung katawan nyo, huwag na kayong uminom, lalo na ng alak, mag-ano kayo, mag-prepared na, manalangin. Okay? That's the most important thing, manalangin. Mag-plead kay Lord na ibigay yung mga pangarap nyo. At ibibigay naman yan, lalo na at pinaghirapan nyo. Alright, so, pag may tanong, sa comment box na lang, isend nyo to dun sa mga magti-take din na licensure examination. And congratulations in advance, LPT.